At long last, meron din tayong napauwi. Ito siyang mga lodi, si Barats. Kung ano ang nangyari sa ibon na ito, bakit ngayon lang siya nakauwi, ay malalaman ninyo kung hindi kayo aalis at panonoorin ninyo ang video na ito. Diyan lang kayo mga lodi. Magandang araw sa inyo mga lodi at welcome back muli sa ating channel. Sa bidyong ito, sa tagpong ito na napapanood ninyo ay kuha ito ng mga taga WPFC na sila ang nagdala ng mga ibon natin papunta ng Balatan, Camarines Sur. Dito ay pinatutukan nila yung ating mga ibon at pinaiinom ng tubig. Gabi pa kasi nung Biyernes ay nasa kanila na yung ibon natin, kaya Sabado pinatukan nila. Shinout out pa yung lodi natin na si Master Julius Rabino nung nagla-live sila habang pinatutukang mga ibon. Julius Rabino, shout out! Salamat din pala sa WPFC na malakas na sila ang may-ari ng video na ito. Pati itong mapapanood ninyo na liberation ng mga ibon natin. Balatan Kamsul, 630 release. Oh, sabi natin PHA tsaka PFC. Don Mondragon. Oh, ayan. 6:30 ng umaga araw ng linggo, pawawalan yung mga ibon natin. Yung club ito, PHA, PFC, at yung malakas, WPFC, kung saan dyan tayo naglalaro. Talagang saktuhan ng bitawan nito. Pagpatak ng 6:30, sabay-sabay ang bubuksan yung mga pintuan o bintana nung truck na yan para makalabas yung mga ibon natin. Yung araw ay na, oh. Pasikat na. 285 kilometers air distance ang Balatan, Camarines Sur mula sa ating loft. At yung huling training nung ibon natin ay 200 kilometers lang air distance. Pare-pareho kami. Pero yung isa si Parsa, 130 lang ang last training nun. Sa Atimonan yun, di ko sure kung 130 o 150. Pero nag-skip kasi siya ng training ng Del Gallego. Hindi katulad ni Barats na nakapag-training. Ito na, i-release na mga lodi. O yan, o. Balatan. Balatan Kamsur. Balatan Kamsur. Pero... dami, o. Pero dami. Iisip natin, o. Steady release natin, ha. Yan 630 release. Balatan Kamsur. Ano? Labo-labo. Dito naman tayo sa loft natin mga lodi. Ito yung ipinakikita ko sa inyo ay yan yung pinakamaliit na balisong sa buong mundo. Gawa yan sa Batangas, binigay sa atin yan ng Batanggen yung kaibigan natin na si Master Julius Rabino. Salamat sa iyo lodi at isasabit muna natin yan dyan para magsilbing lucky charm. 10:29 na ng umaga. Wala pang pauwi sa buong club. Tingnan ninyo ang sahig nun loft natin. Napakakinis na mga lodi. Nilagyan ko pa ng floor wax yan. Nadulas nga yung isang ibon natin dyan, pati yung langaw. Malinis na yung mga tropa. Di katulad nung pinakita ko nung nakaraan dahil sa kinakailangan masana yung ibon natin. Dahil dalawang araw at dalawang gabi sila sa truck. 11:01 na mga lodi. Nag-check ako ng club namin sa GC. Ay meron nang nakapagpaklak ang tulin nung ibon na ito. 1 hour later. Dito naman sa GC namin ng mga tropa ko. Pagkalipas ng isang oras, halos isang oras, kay Chef Berhel, siya ang unang-una sa mga ka-GC ko na magkakaibigan na nakapagpauwi. Sumunod si Master Julius Rabino. Sila pa lang ang nakakapagpauwi. Pero tayo mga lodi, hanggang ngayon wala pa rin. Alas 12 na, 12:26. Halos
isang oras na lang ang ipaghihintay kung may makakauwi pa, dahil pagka na inabot ng 1:16 at walang pauwi tayo, eh butas yung ibon natin. Ang cut-off kasi ay alauna 16. Pagka nakapag-clock ka ng ganun, ganun oras, ay nasa 700 na lang ang speed mo. Pagka na sinabing butas, eh wala ka ng pag-asa sa ranking. Maliban na lang kung pare-pareho kayong mabubutas. Wala na din sa super set. Ang laban mo na lang sa susunod na lap, ayan, 160 na. Wala tayong napauwi. 0-0 tayo. Dahil napakahirap naman talaga. Batay sa mga GC ng mga club, nasa 35% lang ang nakapagpaklak. Kaya napakaswerte nung mga nakapagpaklak. Matitibay yung mga ibon nila na lumusot sa smash at hard race na sinalihan namin. Hintayin na lang natin kung makakauwi pa yung ibon natin. Later. Naku po, meron tayong dagit. Ngayon lang natin naranasan ito na merong ibon na nagtangkang pumasok sa loft natin. Gutom na gutom siya, mga lodi. Sumabay sa mga ibon natin nung nagpa-low fly tayo. Ang ganda nung katawan niya, bilog na bilog. Duda ko sa ibon na ito ay hen ito. Kulay puti na FR ang singsing nito. Breeder siguro ito, nakapuslit. Pearl eye siya katulad ng mata ni 727. Blue bar na may paningit na puti. The next day. Tanghali na tayo, umakit ng loft natin, 8:48 ng umaga, araw ng Lunes. May natanaw akong kakaiba dito sa loft natin. Ayan siya, mga lodi. Yung ibon natin, gutom na gutom, sinasalubong tayo. Nakauwi ito mula sa Balatan, Camarines Sur. Kahapon ko pa siya hinihintay. Ngayon lang umuwi. Ano kaya nangyari sa ibon na to? Pero buti na lang at nakauwi siya. Pero si Parsa, yung off color, eh wala pa rin. Katulad na katulad din ito nung kapatid niya na nag next day bird, na mukhang nagbuta rin siya pero puti yung nasa mga paa niya. Ayan siya, ang lakas niyang kumain. Nang mahipo natin yung ibon na yan, parang walang nagbago kung ano ang pagkakaload ko sa kanya. Ganun din sa pag-uwi niya. Kahit na kinabukasan na siya umuwi, ayan pa yung sticker niya. Pagtitripan natin na iklak pa rin. Dilubyo talaga ang nangyari sa lap na yun kahapon. Ang daming hindi nakauwi na naghihintay pa rin. Pero sana makauwi pa mga lodi katulad nitong nangyari kay Barats. Si Parsa na lang ang hinihintay natin. Eto naman yung dagit natin mga lodi. Mukhang umulit yung pagkakataon nung tuwing sumasali tayo ng derby, eh may nadadagit tayo. Akala ko nga tumuko dito pero hindi naman siya tumuko dahil walang sticker at luguntong ibon na to. Duda ko breeder ito. Kung kanino ka man, eh, aalagaan muna kita kapag nabuo na yung mga dumi mo. Nakita ko kasi nabasa. Eh, saka na kita pawawalan. Mga high-end na ibon pa ang nadadagit natin katulad nung nakaraan ay Imbrek. Pero pinakuha agad yun ang may-ari. Ewan ko ito kung sino kukuha dito. Pero mukhang wala. Dito ko natatapusin ang video ito at maraming salamat sa panunod ninyo. Bye!